sa inyo, trends yung paligo sa mga vital organs. Epektibo, alang sa hypertension o monthly disorder. Gipatudan ni Lilibeth Diramas, tag-iya sa Precious Chim Kindergarten School, dito sa Kibawi o Dabulog, Bukidnon. Zirgox pa sa herbal capsule, ang pinakakuso. Mensahe alang sa maayong panglawas. Ako si Lilibeth Diramas, tag-iya sa Precious Chim Kindergarten School sa Kibawi o Dabulog, Bukidnon. Nag-antos ko sa hypertension sulod sa 7 katuig. Usahay ang akong blood pressure 240 over 120. Aduna pag your 2 monthly disorder, ang akong menstruation mabot 18 to 21 days. Gisulayan ako pag-maintain ang G-Detox Plus o nagpasalamat ko kay na normal akong blood pressure o naayo akong monthly disorder. Blessing you ang G-Detox Plus. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Dial Me Pharmacy, Shema Drugs Store, ugso bang mga butika. Ramil Emboro at Attorney Manny Salibay. So straight to the point. Okay, maligtas ito baragoban. Nini sa tulaban ng sa straight to the point. Og kini atong gitaganis pagtagad kay usahay mahimo ning kuan ba? Rason bitaw sa mga kabataan sa mga Kuya Manny. Kining pangilinan lo. O magina ilahari na, panagrambol. Pwede pagkarihan pala guton ka kay kumuri ka muhimo ka kuan dili maayo nga to kanila ni amang kini maong balaod kining gitawag og Republic Act 9344 for the Juvenile Justice Welfare Act of 2006 muni ang doktor ani si Senator Francis Kiko Pagilinan firmaan pud ni Gloria Makapagal Arroyo dayon na kini mangguda kuya kining mga batan-on nga nag-edad og 15 anyos og paubos. Paubos. Dili kayo mapiso. Bisan pag heinous crime sama sa rape og murder. Order. Pagpatay. Dili na pwede nimo ipapriso. Dili pwede mapiso. Base nini maong Acta Republica 9344. Yeah. Base usab sa provision sa maong balaod, ang police og ang Department of Social Welfare, ila sa unang i-determine whether ang offender nag-edad og 16 ngadto sa 18 anyos ang pangidaron duna bay gitawag og discernment kanang anino ba meaning ang tao nga nagbuhat sa ingon kabalo siya kun unsa ang iyang ginabuhat kun sa iyang gihimo sa iyang pag himo niya nang maong krimen og krimen di ba nya kini base sa mga kwan kuya mga eksperto nga gatan-aw niini labi na gyud sa mga pangitabo karon nga daghan kayo nagsulod ng mga krimen palambigit sa mga batan-on nga nagpasagad na lang dili na magpabadlong tungod lagi niining maong kwan pod tribalo nga pinaagi niini ma-exculpate sila dili sila ma paskaag sumbong dismiss ang maong sumbong so muna nga ang itabo kasalig kining mga batan-on muna gitawag kining balaod nga stupid law tungod kay muna ang kwan magod ni karon na ang edad sa television o sa internet kuya o gitawag na to the information highway dayon ang mga 14 anyos nga mga batanon nga mura nagsumusama sa 20 anyos sa bang paniugon para sa advent sa multimedia outlet nga tungod ni ini kining ang mga batanon karon nga nakabalo na nga uy dili dahil ko ma dili tabas-labasta niya ni muna dahil balao ba nalipod ka na ako tanaw pa lang nila sa internet sa warang sa may hubalaon siya ka wala ko muna mabita lang kaya na lang musukol sa ginikanan of course ang ginikanan pa ipapriso kuya hulgaon pa ginikanan ipapriso hulgaon pa muna nga pagpuingon nga bula ako sa oras sa muli di na lang kinabot ang ginikanan pero maulagi na mapadulong o biha na sa panahon nga na nasa inkwentro para ihakaroon sa mga daga kay tabo diha na mo indra ang kahasol sa ginikanan. Ginikanan. Ya, kinira ba yung ginikanan? Kaya sa kanisa ka ba dungon sa anak? Sus, kinira yung ginikanan mo. Hirap yun, mutulog yun. Mutulog yun. Kuan yun, mutulog yun. Mutulog yun. Mutulog yun. Mutulog yun. O niya, magkarindi ina, naglisod ba pagkita o para konsumo o niya, niya pa mga badlungon nga kabataan. Hasta pang mga ubang tao, mato pagkahasol niya. Mahasol. Kaya ang ginikanan mo, dool nito sa ubang mga tao. Anthony Compare, Anthony Comare, Anthony Brad, Anthony Sis, ano ba? No? Himuon ang tanan. Para sa... labi na, naanag yun sa nagungaw na sa kinabuhi kamatayon. Paningkamot na ang ginikanan.
padidiin in town, usahay, mang 5-6 na lang, para na lang yun, maluwas ang kinabuhi sa anak. Pero doon ay pipila, Torredros Buenos, doon ay mga anak ngawa sa maglantaw. Siguro nagkas mga ginikanan karon ron, nag-consumisyon kay agikan itong adlaw pa, may aging adlaw, hando doon, wapa pa uli. Oo, wapa ka uli. O niya, may bawaan na lang, na-involve di ay sa bisan unsa nga mga krimen. No? Ilan, na sa karsil ka tingkagun. Natingala na, uy, tindot naman dahil ang anak ay guwadyado na. Guwadyado na, libre pong taon. Libre taon, pamahaw ka nito pa ni hapon. Ah, ay mga guardiya na to, nabina di sa BGNP mo yan, dito sa BGNL, ay mga pantuloy, mga hapon. Ganahan po rin ko ba na hapon balik-balik? Ano ang matanong? Katutunan naging saktong edad. Ako ba mahimok krimen kay nindot na sa sigurong kuhan din ha? Nindot na karoon na yung putahe ni ha, ipakaos mga federation. Wapod, kayo nangyawan ang resulta. Masuko pa yung ipagawas. Ah, masuko pa yung ipagawas. Okay, dito yung sa sulod. So, o niya, kinisad, huwag madapo ni sa dangpanan o asa na pita ni, mangikyas po ni mga patanon. Mangikyas ni, ng mga minor, mga below 15. Mauna nga, makita na mo din ha, delikado kayo, kaya makapupot na barbecue stick, kung pamita niya, mga singol sa rugby. Madlong mo niya, ano mo, delikado na. Hala ka, ano, sulupin mo nga makalit ng burot niya, burot, mukiyos, abinumog na gunta. Binimog mo na, di ba? Oo. Binimog mo na kung saan, hingos-hingos. Hingos-hingos. So, delikado ka na kung doon ay kuhan, doon ay balaot para niya na muna na muni ang ilahang saligan ng balaot. Republic Act 2344 for the Juvenile Justice Welfare Act of 2006. Nga ipagamahan ni Senator Francis Pangilinan. Sinilista na ron, 934. 934, di ba? Pariyara ko sa yung number ko yan, 39 rupiah. So, inana, yeah, dool-dool na, doon ay 4 din eh. So, paminaw na ito ni Karon at mga hippies sa kapulisan. Kaya usahay ni sila magbuhasap ni. Maridi na tao ni sila kung managrambol ni ito mga butanon. Unahon na ito, ang hippies sa buhatan sa presyento 4, si Inspector Lauren. Aminado nga sila mabuhat sa panikop sa mga batanong gapang rambol. Niya, kooperasyon sa barangay, ilagi pangayo. Barangay sa mga sa kooperasyon sa ginikanan, ang kinahanglan. At ako rin pabirang nitali nire, kasas balita, Jenner Kabanday. Atak Arimen, investigative report. Aminado si Police Chief Inspector Esralin Laurin, hibi sa batas sa presento 4, bawal agayot sila'y mahimo sa pagsumpo sa mga batanong gapang rambol. Sunod silang area of responsibility. Tawag ni ini sumala pa ni Laurin na minutidad kini sila uglisod silang bahay na paghatag o disiplina nga to kanila. Ang maayong ibuhat nila kang tungura o ang pagkikoordinate nga to sa mga barangay officials. Ingon man mga puro president kung asa gapang rambol ang nasapit ng mga batanon. Sagad sa mga barangay sulod sa AOR sa presento 4, anaay mga gapang rambol ng mga batanon niya sa Tampakan o Baldolaya o Mahayahay. Kani nila Police Chief Inspector Esralin Laurin na nahinabi sa Radyo Manila Nationwide kasama mo sa News Center, Jenner Kabanday, Tatak Arimen. Radyo mo Nationwide, straight to the point. Okay, atong hiti sa kapulisan diya sa presento 4. Si Inspector Esralin Laurin. Mato yung pamahal. May mga niya, nga tos ginikanan. Dinagyan din ko, hindi na makayas polis. Hindi na makayas polis. May balaon. Usahay sa rin, hiwi-hiwian sa polis ba? Kamayon pa, palagagon pa. Ah, di ba?
sa polis. Yan, orang Japon. Orang Japon. Kaya tungkol lagi na, matod pa ni ano, Inspector Laurin. Ito ano, katungkol. Doon ay kuwanga. Tama na matungkol. So, kini, ang mga ginikanan. Nanawagan siya. Yan, panawagan ka ito sa ginikanan. Ginikanan. Okay. Uguay ko, pera sa ginikanan dito sa barangay. Ligod, mahimong makaya ni sa polis. Pila ka mo katong sakop sa PNP. Ah, din sa nakbayan sa Iligan. O niya, daghan kining mga batanuna. O ba nini? Da mga sumpak. Lisod ni mo lagi ni prisuhon. Mga minor lagi. Delikado kayo kay kining makaangin pag yun sa kinabuhi sa uman. Correct. Kay panahon nga muhi mo ni sila pag hold up. Muhi mo o sama na sa usang krimen. Rape. Di magyod. Wala magyod. Mahimong balaon din. Wala yun. Kasi nga 15 anyos. Tapos, nasa mo. Then, ang 16 to 18 years old, kinahanglan pagtanaon kung doon na ba'y discernment. Oh. Aninawon pa na. Aninawon sa. To? Mo naging. Pero naman sa'yo, matanaon din mo rin ha. Taas na gina, pero bata pang naon. Doon na sa'yo, bata pa sa kayo, pero tanaon din mo, pero taas na po gina. Taas na gina, di ba? Nagayupan ko yan. Ngayon din na, 13 anyos. Oo. Taas na kagidad, tanawin mo, nanggungis na, pero ang gidad, batanoon pa kuno. Batanoon pa. Kaya para lang yun, mauni, uban po kuya, sa mga masalay po sa balaod, mauni ang kasagaran ng ilang gihimong rason para makaikya sila sa mga penalty. Tuwag kay ingon nila nga nakasala, ingon na yun nga, minor ni, di ba? Bisag, sobrang at 20, tayin ka na ganing uban. Mauni ang kasagaran nilang bulaton. Ya, mau lagi ang mga penalty on misulti ang kabis kaya ba ang tigod nga mga ginikanan samtang bata pa yung mga anak titula gayon aron ilig dako nila sila mismo ang buhosapo po kaninyo na tagbaw din isulti sa Biblia ko yan nga kinahanglan bata pa ato ng titulon ng atong anak kay kung managko kung dili na to na sila mabadong dili sa mga pitol dili na to sila madisiplina sa insak atong pagmasuto isip pa mga Kristohanon o mga Islam ba o sa nagkiniyang nga reliyon basta maayo nga paglantaw labi nagtamod sa moralidad ang atong mga batano unya dili na to nga pitol pitol unya pitak mo na yung pitol ato biya ha ingon ni ana o dili na to nga pitol kita na pitolon sa mga bata sa unang hulgaon pa sa unang panahon kuya tungkol mga bata noon sa gamay pa kuya inig makatagbo ganimig mga kuwan kuya mga hamtong na mga senior citizen mao gyud na isulti sa papa na kuya nang gabi pa kan ga taho jud ka taho jud ka mao gyud mo isulti mayo gabi amen pa amen na amen nga tuso nga tiguang karon bugal-bugal lang tiguang tiguang lang po tinuto kuya nga inig amen nimo dito dinha para lang yun na ang kanila barba ka po nimo ulo kapita piyoron indot kayo apan karon tanawa mo ang mga batanong mingon nga kanadto mga batanong mingon may gabi iyo may gabi ya ano ba may buntag mingon to pero karon pag nakaw gabi ang mga kwan ang mga senior citizen na tayo mingon nga may buntag dong may gabi dong may gabi day ano na tayo mingon kay kuya man madlok magplatahon sa ano ba ni batanong o piliyon na o piliyon so bugal-bugalan talaga pinaninig pasamutan pag ninig kwan ni Senator Pangilinan, ining maong balaod, mga lagi ni Kuya, daghan yun kayong nagkuhan kaya, nagsugyot, isang ganit sa itong balay balauranan, nga kuhan kayo, nga sugyot yun nga, i-amin kining balaod, kaya na may mga balaod kuya nga, kung tanaw ni mo, di yun maayo kuya, di yun magkaayos sa kilingban. Kaya panahimo ka na sila, sumala sa kuhan manggod, immediate nga panginahanglan sa katilingban. Apan na naglakaw mo ng panahon, makita mo na ito kung unsa ang sangputanan sa mga balaod, muna nga doon lagi yung mga balaod. Nga kuan gyud maamin muna nga way balaod nga permanente matutan nila ang permanente lang kada nang siguro nga pulo ka subo sa Dios kay Dios sa magoy ka subo di magina ma kuan dia malalis mao man gyud ang kuan ang dekalog mao kana ang pagtugunan gyatag sa tong Ginoo so uban ini anong balaod pwede pala bintas tanto kay magsabot sa bang panahon. Okay, ato sa paminahon gikan sa station 4 direta sa station number 2 ang kapulisan sa police station number 2 libot yag nga makontrolar gayud nila ang mga grupo sa kabatanunan kung anaa kanunay ang suporta sa barangay. Kasama mo sa balita si Chris Kinabato. Amen. Investigative reports. Wala na ang mga grupo sa mga kabatanunan nga gapangrambol matag gabi sama sa barangay
Suarez. Mao kini ang gibutyag ni SP Juanil Ahos, ang desk officer sa Police Station 2 nga hinabi sa Army News Team. Gani matupan ini nga makontrolar gayod ang mga kagubot sa matag grupo sa mga kabatanunan. Basa kay anaa lang kanunay ang suporta sa matag barangay pinagi sa mga tanod nga magpatrolya matag gabi. Masulbad gayod ang problema sa mga kabatanunan kung inibagad usab sa mga residente o dili kay mga kapulisan lang o tanod. Dugang pa ni Ahos nga gawa sa Barangay Suarez nga kanunay adunay mga grupo sa mga kabatanunan nga kanunay ang pag-rumble matag gabi. Usa-usab ang Barangay Buron nga naa usab silang area of responsibility. Gani matupan ini nga pulis ra kanunay ug mga tanod sa matag barangay ang nagapatrolya aron sa pag-monitor sa mga grupo nga buot mohimo ug kasamok sa ilang AOR. Ang tingog ni SP Juanil Ahos, ang desk officer nga ninabi sa Radyo Mo Nationwide. Kasama mo sa Police Station 2, Jess Chris Kinabato. Tatak, RMN. Radyo Mo Nationwide, straight to the point. Okay, gikan to sa Station 2 sa Maynunukan Police Station. Ang lang guys ang pagtambaya sa barangay. Oh, gikan sa barangay. Labi na chairman sa Committee on kanang Peace and Order. Then the pita sa barangay Tipaton, barangay police, tunay sa Kaos and Klinaw, mga barangay police, mga barangay kapitan. No, nga muhimo pag una. Iya dayon ang pag-abag ang mismo ang PNP na dayon sa tinha. Ana ang ilang pinutang cooperation. Coordination. Coordination. Ano yan? Bato pa din si Ramil. Samot di na muto, dili muto o sa ginikanan. Manukol naman gani ang uban. Di apelain. Ang problema, ana, kay ang mga batano ang gigamit sa sindikato kay wa may mapriso. Ang uban, gamiton sa pagpangawat. Papayot o ginadiling druga. Papayot o ginadiling druga. Mahunay ilahang runner dito sa kwan. Dalanin ng mga ginadiling druga. Pag-arnap, pag-kidnap. Kunyana. Okay. Ato ni parayon sa paghisod mga sama din sa atong tulumanon sa Straight to the Point. Oras at akala sa 50 na sa bundan. Tata! RMN! Nurse, magdamagan to sa iyan. Pero parang di ko na kaya. Buti na lang, Doc. May vitamins tong iniinom ko. Cobra? Oo, Doc. Dahil ang Cobra Energy Drink ay 66 sa taurine, inositol, ginseng at quality vitamin B complex mula sa DSM Pro. World-class vitamin supplier ng mga pharmaceuticals worldwide. Subok na sila, kaya sa Cobra, walang duda. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Makapag-Cobra din nga. Kahit magkasubok ka ng energy drink, dito pa rin ako sa subok na ng milyong-milyong Pilipino. Cobra, the number one energy drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Abi na ako, epektibo lang na andang tambal sa akong anak. Abi na ako, naayon na si Bunso. Apan, upat kaadlang ng iyang sipon. Mami! Abi na ako. Samot na nudugay ang sipon sa sayot na panghuna-huna. Dali lang sa pambat ang Nizep with Centermex Formula. Doble kusog na nupaayo sa dibati. Sa Nizep, ang sipon upat kaadlaw. Mga kaadlaw na lang. Thanks, Mami! Pambat ang Nizep, ang shortcut sa pagpaayo. The average cold out varies from person to person. Phenylephrine, chlorphenamine, malia, paracetamol is the generic name of Nizep. If symptoms persist, consult your doctor. Nagbonus si Tay, nagbonus si Tay, 3-1-3-1. Limang piso lang, kay linis kay pano ng labadan ni Tay. Limang pisong bonus lang naman, Diyos ko Tay. Kahit di ka mag-bleach, kahit di ka magpapon, mamula ang bonus, marami pang nalalaban. Magbonus ka Tay, magbonus ka Tay, 3-1-3-1, mura-mura lang. 65 grams, 5 pesos SRP, based on technical data. Sa Bonux 3-in-1, daming lamang! Boss, late ko! Oo! Ang dan? Ilong na ako, bugat pa! Sa traffic? Sa ulo na ako, mura ko gihinantan! Di ka na simple! Grabing sipon ka na! Pag Driver's Action Decolgen, huwag kang bugat sa ulo, hilanat o baradong ilong. Nag-decolgen ako! Pwede na kumuti, boss! Grabing sipon, Decolgen! Paracetamol, phenylephrine, chlorphenamine, maleate is a generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Yan ang muna ng pagkada! Muli-muli ang saya! Nanang-paborito nila! Enter the light, gawin mo kilay! Drink
drink responsibly. Ako si Rosana Bautista, Barangay Health Worker. Giangkon nako nga lisod ang trabaho, pero tungod sa akong pagkamaabilidad, nakalingkawas nako sa among panginabuhi, sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani, kaibaw ko nga dili pwedeng masakit, mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot-kaya ang presyo. Dili pare sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Mayrakaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya ang dekalidad para sa maabilidad. Duna na sa'y Mayrakaf Sura para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Ambroxol is the generic name of Mayrakaf. If symptom persists, consult your doctor. Fertilizer, parol, water lily basket, blanket, o coconut. Tungod hanap ang kinabuhi kung naay kabuhian. Simpleng tao! Sipon virus sa hamin. Sipon virus sa baso. Sa kamay ni Junior. Sa pisngi ni Mrs. Lahat ng nakakahawang virus na yan galing sa isang hatching mo. Kaya two times faster, magmagaling kaysa tubig at pahinga. Neosep, iwas hawa, iwas ang pamilya sa malalang sakit tulad ng pneumonia at bronchitis. Han, wala nang hawa, pakis naman. Sige ba? Neosep, paspas ginawa, iwas hawa. Phenylephrine, chlorpheramine, maliat, paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor. Straight to the point! Sa itong pagparenderes panaguban sa tulumanon sa straight to the point sa itong sigaw ng bayan. Makontrolar pagkaha sa kapulisan ang mas migrabing grupo sa mga batanon nga gapang rambol matagabi sunod sa Pipilaka, Barangay Ningdak Bayan. Ramil Emboro at Attorney Manny Saliban sa straight to the point. Okay, ato na yung ipanayon sa paghisgot mga kasama tungod lagi sa mga makita na ito karon nga naa din ha ang grupo sa mga gang, mga uban din ha, raba. Doon ay mga mahait nga hiligiban. No? Uban din ha, mga bakos na doon ay sprocket ng ilahang kwa. Muna ay rinambulay na, muna ay gamit o puspos. Uban, mga sumpak. Uban din ha, sumpak na gamiton. No? Muna ay atong ihatagan is pagtagad kay sa tuyo na unta, kung mahimo nga malantaw sa mga ginikanan ng ilahang mga anak, ngayon na naanak karon nagkuyukuyog din yung mga grupo. Ato lamang din yung masugukan bitaw ni sila sa yung grupo. Personala sa muihaw ko tao. O lagi. Moro na yung atong pahimangno sa ginikanan. Kita mga ginikanan, igo na itong pahimangno. Swerte lang siguro nga maabot pang hospital. Kung ma-diretso sa pinirarya. O na yung mahal na ilibre. Ilibre lumot. Naik ang congressman nga libre lumot. Pero lagi, dako kaya na ang purisyo ba? Sa ginikanan, ubang ginikanan ni taon. Naningkamot. Naningkamot ni taon sa mga kuyaman. Nang inabuhi, usahay. Mga namingon, mungod sa kakabos ko kuyaman ni kuwan na lang. As usual na kayo nga kuwan. Sa ingon pa ni ni Nonoy Ermac nga. Sir Nonoy Ermac. Ang buwang kuno, ang adunahan, kinikabos lagi kayo, ang adunahan, mga tahor mata sila, pero naa sila kakinamot. Ang mga kita mga pobre, nagkutsara. Alala, nililin mo kutsarahon nga, dinugaw mga ikaw. Dinugaw, kinamutan na linugaw. Dili sa magtinugong, dili sa nabahawan, wag itinugong. Loyin taong kayo, nangita, nanginabuhi in taon, para dili na magkutsara nga magkaon ang pamilya. Okay, lugaw ko doon, kinahalan nga tinidol sa sama sa mga adunahan. Siyado, chapstick. Oh, chapstick. Kung kita choy. Naningkamot in taon, no? Ang mga ginikanan. Kaluhay
po sa mga batanon so sa nagabusar ayaw ko taon mga undo dunay body man unsay pagayon ginikanan bangi kayo to taong ginikanan eskwela kay permian pressure gikan sa balay naka uniform pagoli ay naka uniform yapo pero wa demo lahos katus tulong lagi yan apoyuban mga batanon kay ang ginikanan proud kayo kay kaniadto ang ang yup-yupon nga sigarilyo kinaha ko ya kinaha kinaha karon kay usa ra kabo usa ra puli-puli pa lihan pa Mone no ang mga kwan paningkamot kita mga batanon paningkamot gud mo kay kamo ang ugma sa atong dakbayan kamo ang ugma sa atong nasod kamo maon kamo bong leader so maabot ang mga panahon kay sagoy laing mo kwan maabot lang yung panahon nga mga tiguang na yun yung mga nahimo na itong mga haligi no, sa dili lamang sa barangay di lamang sa purok, di lamang sa syudad, lakit na sa atong nasod. O kinsa may mga musunod na ini. Huwag kayo kamo pagsalig kung doon ay kamo'y maabuhat nga sa laod, di yun na makalingkawas kamo, tuwod na ining pangalinan, no? Ayaw yun, pagsalig nga na mga batanon nga, no? Kay ang inyong ang ngalan, ang inyong kadungganan, once gani matainted gani, once gani mamansahan, ay sus, lisod, yung kaya na kayo, himuon nga, wana po, bimpyo. Makakuan na, makalakra na na. Kung asa mo, mahadin-hadiin mo pangita o pang-apply o trabaho, nagkuha ninyo ga NBI clearance. Ayaw na lang niya itong pano ito ang NBI ko ya. Si Alex Sabornay. Alex Sabornay, panyero. Abdi kayo matag o kuan na yun, certificate. Pero mo lagi na, nagtanaw ninyo na naimarka ang inyong ngalan, maglisod mong pangita trabaho. Ngayon naman, kaya ka ng mga kaso nga ipang file ninyo, bisan itong madismiss na, kung makalakra na. Na, nakatatanggol na daan. Huwag ang huban po nga mga miyembro sa piling ban, magpanaganap po sa inyo at huwag lagi sa kabadungon. Ayaw yun taon po ba itong panagod. Isipan yun nga ang atong kinabuhi, lumalabay na. Kung sa'yo maayong atong mabuhat karon at huwag nang himuon para malipay ang atong magilikanan. Huwag ang atong mga katagibalangay, huwag ang atong mga kaigtuunan, huwag atong mga silingan. Okay. Pusot-pusot ato mga reaksyon karon no ato ning mahatagas pagtagal ato ning unahon ning usa as ayo of illegal maybe sir mas maayo nga ato na lang jud ni implement ang curfew pareha sa Davao para less ang krimen tinod prayo ng mga minor de edad ang hinungdan kung dili kabalo mo patol pitol siguro ni o pitol ang mga ginikanan mga pulis barangay CBO na lang ang mo pitol og hatagan pud unta sila og sakto nga pagtagad sa ato ang SK project for the youth lectures activities para malingaw pod ang mga batan-on og dili makabuhat og daotan from iPad yo buntag tanang mga miyembro sa iPad yo wala gina siya nga kinahanglan gyud magkinabangay na gyud ang katilingban karon alang pagsulbad nining mga petty crimes sa mga krimen nga nang hitabo karon ini mga pag tinumbagay sa mga kabatan-unan nato na mag-rumble kadagabingi halos okay so ato ni Brian sa paghisgot mga kasama pabutan ninyo second portion amo ning Brian Urbani Atty. Manny Salibay ang itong hisgotanan kalabigitan ni mga bataan-on lagi nga na nag-rumble matag gabi at itong makita diha dili lamang siya drubahin takip na sa pila ka mga kabarangay ning atong dakbayan oras tatak untuk alas yun din sa buntag musulat ng hanay sa mga balita gikan sa kauluhan ang RM News ni Sunway nung usapang RM News diretso balita ng ligan balik ni niya second portion tatak RM now reaching Filipinos all over the land all over the world RM live audio and video streaming now on www.rmnnews.com to watch and listen to DXIC 711 RMN Liga. Go to www.rmnnews.com/DXIC. Ito ang DXIC 711 sa Iligan numero 1. Tatak RMN. Sipon virus sa hangin. Sipon virus sa baso. Sa kamay ni Junior. Sa pisngi ni Mrs. Lahat ng nakakahawang virus na yan galing sa iisang hatching mo. Kaya mag-NeoZep, 2x faster, magmagaling kaysa tumig at pahinga. NeoZep, iwas hawa, iwas ang pamilya sa malalang sakit tulad ng pneumonia at bronchitis. Han, wala nang hawa, pakis naman. Sige ba?
Muzip. Paspas ginawa, iwas hawa. Phenylephrine, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Muzip. If symptoms persist, consult your doctor. Drink responsibly. Nag-onoxidai, 3-in-1, 3-in-1. Limang piso lang, kay linis kay pango ng labatan ni Tay. Limang pisong bonox lang naman, Diyos ko Tay. Kahit di ka mag-bleach, kahit di ka mag-fabon, mabula ang bonox, marami pang nalalabas. Mag-onox ka Tay, mag-onox ka Tay, 3-in-1, 3-in-1, mura. 5 grams, 5 pesos SRP, based on technical data. Sabonox 3-in-1, daming lamang! In a country with 7,107 islands and over 90 million people, one radio unites all. Tatak RMN! All the time, RMN kami! Tatak RMN! One radio is favored by all. Tatak RMN all the way! Loyal kami sa RMN! One radio network conquers all. Number one! In the latest Nielsen survey for 2011, Rajumon Nationwide retains its dominance all over the land. DXIC 711, RNN Iligan, remains to be the number one AM radio station in Iligan. Maraming salamat sa inyong naging suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming salamat po. Salamat po. Salamat po. Suliran mo ba ang dugay mo nang gihambin nga sakit? Mikonsulta ka na ba og doktor? Mitumar sa bisan unsang tambal apan wala na angkon nga kaayuhan? Atangi ang grand opening sa Duke Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center. Karong maabot nga Lunes, Pebrero 11, 2013. Sila nagatanyag og libreng check-up og libreng konsultasyon alang sa nagkaryang balatian. Ara sila may mutang sa Door 201, Gregoria Building, Quezon Avenue Extension, Villa Verde, Iligan City, at bang sa Imperial Appliance Center. Inyo sa mabati matang Sabado, alas 7 sa gabi, din sa DXIC RM Iligan, upan ni Dr. Ramil Uy, ang Alternative Medicine Doctor o Goldie Moriti. Pwede mangutana o mangonsulta, tawag lamang o text sa 0907-627-6969 o sa 0926-296-8640. My heart unfroze and started going wild. Boss, late ko. Oo. Ang dan? Ilong na ako, ugat pa. Sa traffic? Sa ulo na ako, mura ko gihinantan. Di ka na simple. Grabing sipon ka na. Pag Driver's Action Decolgen, wag tang, bugat sa ulo, hilanat o baradong ilong. Decolgen ako! Pwede na kumuti, boss! Grabing sipon, Decolgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorpheniramine, maleate is the generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Mark, duty ka ulit mamaya yung gabi, di ba? Kaya ano may vitamins tong iniinom ko, Dre? Para laging ready pa. Cobra? Oo, Dre. Dahil ang Cobra Energy Drink ay siksik sa taurine, inositol, ginseng at quality vitamin B complex mula sa DSM Quali Blends, world-class vitamin supplier ng mga pharmaceuticals worldwide. Subok na sila, kaya sa Cobra, walang dudan. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Makapag-Cobra din nga! Dito ka na sa energy drink ng nakararami. Cobra Energy Drink, Papa Original, Citrus o Berry Blast. Kasangga mo ang number one. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ako si Rosana Bautista, Barangay Health Worker. Giangkon ako nga lisod ang trabaho, pero tungod sa akong pagkamaabilidad, nakalingkawas na ko sa among panginabuhi, sa akong pamilya, o napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani, kaibaw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad o abutkaya ang presyo. Dili pareho sa ubang barato ko na tambal, na dili ka kasiguro kung epektibo. Mayrakaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya, ang dikalidad para sa maabilidad. Duna na sa Mayrakaf.
cough syrup para sa ubo sa mga bata, ginama sa Unilam. Ambroxol is the generic name of Miracough. If symptom persists, consult your doctor. D-D-D-X-I-C. Attack. RMM. Kaya Pinoy, upang iluntad ang naturang programa na pakikinabangan ng mga bangsa Moro, ipinakikita lamang ng Pangulo ang kanyang hangarin na mabigyan na ng kalutasan ang Mindanao conflict na maipagkaloob sa bangsa Moro ang matagal na nilang ipinaglalaban. At ang paglulunsad ng sa jihad sa bangsa Moro ay simula pa lamang ng tulong na manggagaling sa gobyerno at umaasa siyang ito masusundan pa sa hinaharap. Lalo pa at inaasahan ay nalalapit na paglalagda sa Comprehensive Compact Agreement. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tapak, RMN. Simula na ho bukas, Pebrero 12, ang kampanya sa mga tumatakbo sa National Post. Ito yung mga senador. At ba ito ang magpagkikpangikpit at mag-monitor ng Commission on Elections sa umiiral na airtime limits para sa mga kandidato sa darating na midterm elections. Ang ikabay Chairman Sixto Brillantes hanggat hindi nagbababaho ng temporary restraining order ang Supreme Court ay tuloy ang pagpapatupad nila ng naturang batas. Noong nakarang linggo ay nagkasunduhon ang naghahain na petisyon ng ilang istasyon ng telebisyon para harangin ang implementasyon ng aggregated airtime limit na 120 minutes sa TV at 180 minutes naman sa lahat ng ipila ng radyo. Sa panig ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, iginit ng sabahan ang maikpit na patakaran sa airtime ng mga political ads ay nangangahulugan lamang din ng posibilidad na hindi na marating ang impormasyon ukol sa mga kandidato ang mga mamamayang nasa malalayong lugar. Pero para kay Brillantes, ang kanilang panuntunan ay nakasaad umano sa ilalim ng Fair Election Act. Kasama may nakaamba na namang oil price hike ngayong linggo. Sa gasolina, nasa piso 10 centimos hanggang piso 40 centimos kada litro ang posibleng itaas. Habang sa diesel, piso 10 centimos hanggang piso 30 centimos kada litro ang kanilang dagdag presyo. Ang napibindong pagdaas ay dulot ng paggalaw ng presyuan ng oil products sa world market trend. Ito na ang ikatlong sunod na linggo na nagtaso ang presyo ng oil products ngayong buwan. Patay na ang itinuturing na pinakamalaking nahuling buhaya sa buong mundo na si Lolong. Alas 8:40 kagabi nang itinuturing patay si Lolong ni Dr. Alex Culiantes ng Davao Crocodile Park. Hindi pa naman matukoy ang mga eksperto ang dahilan ng pagkamatay ng world's largest crocodile. At si Lolo ay nahuli sa bayan ng Buwanan, Agusan del Sur, noong 2011. May laki hutong 6.2 meters o 20 talampakan at 4 na pulgada patayo sa pagsukat ng Australian zoologist na si Adam Britton. Sumikat si Lolo matapos mapabilang sa Guinness World Records at naging tourist attraction rin sa Bunawan. Mga Pinoy naman apektado ng snowstorm sa Amerika, pinag-iingat. Kasama natin sa balita, Deo de Guzman. RMN Report. Umaasa ang palasyo ng Malacanang na walang nasasaktang Pinoy sa nararanasang blizzard o snowstorm sa Estados Unidos. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Duterte, nakamonitor naman ang pamahalaan, partikular na ang embahada ng Pilipinas sa Estados Unidos upang tiyakin na walang nasasaktang Pinoy sa nasabing natural phenomena. Dapat ay nakapaganda at maging maingat ang mga Pinoy doon. Pero diwala naman anya silang tapat naman ang nagiging abiso ng lokal na otoridad sa mga apektadong lugar. Pero sinabi din ito na sa kabila ng pangamit ay nakikita din anya nila na nag-e-enjoy pa rin ang mga Pinoy sa US. Kasama mo sa palasyo ng mga kanyang para sa DZXL 558, David Guzman, Tatak, RMN. Now tayo ng Palawan, actual salvage operation sa USS Carjan, hindi magsisimula hanggat wala pa o yung isa pang crane ship. Kasama natin sa Balita Live, Teddy Sabando ng RMN Palawan. RMN Report. Inumpirma ngayon ang mismong Philippine Coast Guard dito sa lalawigan ng Palawan, hindi pa magsisimula ang Smith Bombayo sa kanilang gagawin salvage sa operations sa USS Carjan. Ito ay hanggat hindi pa raw dumarating ang Jas Conoy sa crane ship na mas malaki sa Smith Bombayo na siyang tutulong sa pagtatanggal sa nasabing US Navy minesweeper na nakasagsag sa Tumakarif hanggang sa ngayon. Base sa interview ng Radyo Mabaysyon
at inaasahan darating sa tumatahan sa February 16 o sa darating na araw ng Sabado. Sa ngayon, umaabot na sa 4,100 square meter ang nasisirang kurali sa lugar o tinatay ang higit na sa 100 milyong piso ang halaga ng mga ito. Bukod dito, tuloy-tuloy ang pagkuha ng water sample na mga eksperto at hindi pa naman daw kontaminado ang tubig at mga naman dagat doon habang araw-araw din ang pagpapalipan ng helikopter ng Philippine Coast Guard sa lugar upang mamonitor man ang nangyayari sa tumatahan. Kasama mo sa DWIR Armin Palawan, Pedro Sabango, Papa Armin. Ang Liberal Party wala munang kamag-anak at kaibigan. Kasama natin sa balita, Conde Bataglanta. Armin Report. Wala munang kaibigan at kamag-anak sa panig ng Liberal Party ngayon nalalapit na halalan. Ito ay matapos na magbayad ng buong suporta sa Quezon City Representative Paulette Banal ng LP sa matalik na kaibigan nito na si San Juan Representative J.D.M. Sito ng United Nationalist Alliance. O una, nito ni LP Secretary General at Western Summer Representative Nelson and Sarmiento, pinalalahan na muli ng LP si Banal tungkol sa mga alituntumin na dapat sundin sa ilalim ng partido tulad na pagsasantabi sa ugnayan nila ni Eric Sito at salit ay sa LP Senatorial ibigay ang buong suporta. Kasabay na napagsabihan na rin si Badal ng LP ay kapante at partido na hindi na makakalimutan ang kanilang mga miyembro ang commitment at pangako ng mga ito. Hindi din natatakot ang LP na mabawasan ang miyembro lalo na kung magtataksil at hindi susunod sa nais at layunin ng partido. Nakahanda din umunod sila magpataw ng disciplinary action sa mga kapartido na tahimik na susuporta sa ibang kandidato lalo na kung malalaman agad ng Liberal Party. Kasama mo mula sa kamara para sa DXL558 Quadripapa sa Pang-RMS. Meron pong 70 distress OFW mula Kuwait. Dumating. Kasama natin sa Manila Live, Joyce at RMM Report. Alas 7:30 ngayong umaga dumating ang 70 OFW mula Kuwait. Ang natural free workers ay matagal nang naghihintay ng repatriation matapos makaranas ng pagmamaltrato mula sa kamay ng kanilang employers. Ilan din sa kanila ay hindi pinasyordo ng tama ng kanilang employers at hindi pinapakain ng maayos. Sinasama ng OWA na tuturuan nilang magkaroon ng kabuhayan ang distressed OFWs na magpapasyang manatili na lamang sa bansa. Kasama mo sa NIA para sa DZSL 538, Choice Adra, sa RM. Ngayong umaga yung mga kandidato ng una, darating na sa Cebu, sa Martin, sa Balita Inyan, para sa Mission 2013, yan, Galinea ng Alamin, Cebu. Alamin Report! Simula ngayong araw ay magsisidating na ang mga kandidato ng United Nationalist Alliance para sa kanilang proclamation rally bukas sa lungsod ng Cebu. Ayon sa spokesman ng una sa Cebu na si dating Compostela Mayor Richie Wagas, nakahanda na ang lahat para sa kanilang rally bukas ng alas 6 ng gabi sa Plaza Independencia. Bago ang rally bukas, magpapatawag muna ng isang press conference ang mga kandidato ng una ngayong araw, kasama ang Team Rama ni Cebu City Mayor Michael Rama at ang One Cebu Party para i-detali ang aktividad bukas. Dadalo muna sa isang misa ang mga kandidato ng una sa Cebu Metropolitan Cathedral bago ang magaganap na rally bukas. Pamumunuan ni Vice President Judge Omar Binay, dating Pangulong Joseph Estrada at Senate President Juan Ponce Enrile ang mga kandidato ng una sa kanilang kick-off campaign bukas sa Cebu City. Kasama mo sa RNN Cebu, Ken Galinea, Tatak RNN. Ngayong araw, ilulunsad mo ng Department of Agriculture ang 2013 National Year of Rice, NYR. Si DA Regional Executive Director Andrew Villacorta mangunguna sa paglulunsad ng NYR logo at ang paratang nakapalay at pagpapakawalaan ng mga NYR balloons na gagarating sa Capital Compound sa San Fernando, Pampanga. May tema itong sapat na bigas, kaya ho ng Pinas at layong ikayati ng mga magsasakaan na gumamit ng mga modernong teknolohiya sa pagsasaka habang hinihikay naman ang mga consumer na huwag magsayang ho ng kanin. Alinsunod na rin ito ng Proclamation No. 494 na inanunsyo ng Pangulong Aquino para sa kumuha ng suporta sa mga magsasaka, consumer at mga opisyal para sa target ng bansa na maging rice self-sufficient. RMN News Abroad. Sa Amerika, hinatayang mga nasa 700,000 bahay at mga sablang simento ang nawalan ng supply ng kuryente dahil sa winter storm Nimok. Nakatas pa rin ang coastal blizzard at flood warnings pero ibinaba naman ng Massachusetts at Connecticut ang kanilang vehicle travel bans. Particular na pinayuho ng snowfall ang Connecticut, ang Rhode Island at Massachusetts kung saan umabot sa 40 pulgada.
snow ang naitala sa Hamden, Connecticut. Ayon sa National Weather Service, inaasahang makakaranas din ng snowfall ang Colorado, Nebraska, North Dakota, Minnesota, South Dakota, Wyoming. Una naman ina-report na may 9 na tao ang namatay sa naturang blizzard, kung saan 5 sa mga ito ay mulao sa Connecticut, isa naman sa Bridgeport at Shelton, abang 2 naman ang nasuwi sa Boston. Walang snow dito sa atin, pero magiging maulat man ang panahon, halos sa buong partiwan ng bansa at posible rin makaranas ng pag-ambon. Ayon ho sa pag-asa, partikular na makakaranas nito ay ang mga nasa Kabikulan na lugar, Silangang, Visayas, Caracas, Zamboanga, Peninsula at Davao Region. Magiging maulap rin sa bahagi ng Cagayan Valley at posible rin makaranas ng pag-ulan. Araw sumigat 6:21 kanina, dunong magmamayang 5:59 ng hapon. At mga kasama, live na live rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo po narinig ang numero unong RMN News nationwide. Ngayon ay Lunes, February 11, 2013. Sa mga taga-iligan, susunod na ko dyan mga kasama, sinakasama ang Ramirez Borong at Jesse Chris Hilabato. Sa RMN News, diretso balitang Iligan sa numero unong DX IC711. Panoorin o, yun ang pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga sa YouTube. I-type lamang ang RMN News nationwide. Sa pangalan po ni Buddy Oberas, kasama niyo sa serbisyo publiko ngayong umaga. Dito pa rin, sa tahanan na may pinakamaraming number 1. Pinakamaraming hindi lang sa 2013, RMN, Pachamo Nationwide. Itatakbo na! Itatakbo sa bahay mo, RMN, ang radyo mo. Itatakbo sa sasakyan mo, RMN, ang radyo mo. Itatakbo sa opisina. Sa DXIC, RMN Liga Tatak, alas 7:20 sa buntag. RMN! RMN News, Diretso, Panlitang Iligan, Headlines. Ipisa buwatan sa presento 4 o 5 hugot nga tutukan ang mga batanong dalampigit sa panagrambol sulod sa ilang EOR. Pagpahigayon ng early registration sa DepEd, miani og maayong resulta. Mga tuhaan ng uman BEI sa mabot nga eleksyon, wa na'y problema sumalapa sa DepEd. Mga taong gikatawang na maligya o green card, bugti sa pag-angkod ng balay sa mga relocation site, gipanida na sa gobyerno. Palitagikan sa kwerpo sa kapulisan, pasahirong karnaper, sikop sa kapulisan. Dato ang balitang negosyo Pinoy, may pasalik o daghang trabaho sa Mindanao. Sa paugnat sa Kusog, part 5, na away ni Pacman o Marquez, subling na buhi. RMN News, Diretso, Panlitang Iligan. Mindanao o Kabisayan, mga kasama mayong buntag, mayong iligan, adlaw karon nga Lunes, pizza onusi, ding bulan sa Pebrero tuig 2013. Live gikan sa RMN Center Iligan. Jessica Chris Kinabato. O kineusab si Ramil Imborong, matong sa tunghanay sa mga balita, ang RMN News Diretso, Balitang Iligan. Ihatod sa may tingwa sa bunok sa 3-in-1 daming lamang. Ingunman sa Emperador Light. Sa Emperador Light, gawin mong light. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. O karoon na kini mga detalye sa toga mga balita, minado si Police Chief Inspector Estralin Laurin, ipi sa botahan sa Presidente 4, nga wa mga gayon sila ay mahimo sa pagsumbo sa mga batanon nga gapang rambol sulod sa ilang area of responsibility. Kini tungo sumala pa ni Laurin nga minoridad kini sila og lisod sa ilang bahin ang paghatag og disiplina ngadto kanila. Ang maayong gibuhat nila karong tungura mao ang pag-coordinate ngadto sa mga barangay officials, ingon mga purok president kun naasa nga pagrambol na sa pidiwa batanon. Sagad nga mga sa mga barangay sulod sa EOR sa Presidente 4 na ay gapang rambol ng mga batanon diha sa Tambakan, Umbaldo, Dilaya o Barangay Mahayahay. Ang mga barangay sa mga kuwan po, Presidente, ng mga barangay o
siyag o kaming kompleksis mga small to Mississippi sa mga area kung asan yung mga bataag eh, huwag man dito minimuan eh, yung mga batalong mga may damay lang. Ang tingog ni Station 4 Commander Police Chief Inspector Israelin Lawin gan hinabing siya rin mo nationwide. Radyo mo nationwide. Ipasali kay Police Chief Inspector Ray Alimansa ang hepe sa batan sa Presinto 5 na dali nilang o dali nilang nahatagan o pagtagar ang gikaingong parang rumble sa mga kabatanunan sunod sa iyang area of responsibility. Matod pa ni Alimansa nga doon na mga sakop sa kabilisan ang mga lugar diin daghan ang gikaingong mga batanun nga mag-away na binadiha sa may barangay Palao. Hinoon karong tungura, gipasigaran po ni Alimansa nga wala na isusama sa mga problema. Ngayon lang na monitor humana matagkaroon og unya aduna yung pagpahigayon og pagpatrolya ang iyong mga sakop sunod sa ilang area of responsibility. Ang tingog ni Station 5 Commander Police Chief Inspector Ray Alimansa ang nunabi sa radyo mo nationwide. RMN, RMN News. RMN News. Diretso, Balitang Ibigan. Ikalipay ni DepEd Schools Division Superintendent Dr. Randolph Totola ang mayong resulta sa ilang ipagayang ng early registration. Ito na kalabay ng Enero 26 karong tuiga. Sumara pa ni Totola, makita nila karong panahon na ang ginaghanon sa mga estudyanteng buot pagkatungha. Sunod abli sa klase sa school year 2013-2014. Binagi sa mga talaan, diniusap nila masuta ang mga kakulangon, inguman, paginhang lanon, na dali nilang mahatagan ng aksyon aron mapreparahan ang pabukas sa klase. Ang tingog ni DepEd Schools Division Superintendent Dr. Randolph Totola na dinamin sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Gipasabi ni DepEd Schools Division Superintendent Dr. Randolph Totola ang igo lamang ang mga classroom na himong presentuhan sa umabot Mayo 13 na eleksyon. Gani karong tungura wala ihulong ang ilang preparasyon aron sa pagsiguro walay pagpalda nga mahitabo sa mga kalihukan. Gawa sa mga classroom nga gipreparahan sa DepEd. Ana-ana usab ang listahan sa tara mga magtutudlo nga magsilbing Board of Election Inspectors o BEIs. Mapo pa ni Tortola, katong mga magtutudlo nga ana-ana lang na nanimuyo sa mga barangay. May prioridad na mamahibong BEIs aron dili na hasol alang kanila ang pagbiyahe panahon na unya sa PMDI. Ni DepEd Schools Division Superintendent Randolph Totola ang nangyari sa radyo mo nationwide. RMN News, Diretso, Balitang Ibigan. Isugda na karon sa Department of Labor and Employment o sa Kagamanan Lokal ang pagayon o orientation seminar kalabot sa Skills Registration System kung SRS ngay patuma din sa Iligan. Ibutin ni City Councilor Providencio Bungabragan Jr., Chairman sa Committee on Labor, diya sa konsiyo, kaunan ng napahigayon na maong kaliwagan dito sa Barangay Kiwalan, at dumiyaging adlaw o gisunod ini ang Barangay Santa Filomena. Ipasabot sa mga pamagi sa programa ang mga opisyalis sa barangay o ang mga puro presidents, aron sa maunay muabag sa pagpasabot ng iningat ko sa mga skilled workers sa ilang tangstangsa ka mga dapit. Giyaso ni Konsil Abragan nga mapahigayon usap ang susamang orientation sa uban pang mga barangay. Katuman nga naking sabot si Melo School sa Dole, aron magkatambayayong sa pagbaton o gadato sa mga skilled workers aron mapasayon ang panagtagbo sa mga aplikante o employer o ang gitawag job matching. Dito na sa barangay, ang sekretary mo yung siyang barangay preso, sekretary sa barangay preso, dito na makakuha mismo o information ang mga needed ang mga employer na nagkakinangan o mga empleyado kama na mga welder, no? Kanang mga mason, karpintero, diyan na nila yan. Dito barangay, kaya ang barangay na may saktong informasyon kabahin sa mga kapulong pila na mga karpintero, kaya sa qualified, pila experience, kaya sa nili-employ, kaya sa employ. Ang tingog ni City Councilor Attorney Providencio Bungabragan Jr. na nanabi
sarado mo nationwide. Radyo mo nationwide. Gipanid ana karon sa City Social Welfare and Development Office, National Bureau of Investigation ug lokal nga batan sa kapolisan ang wala pa maila mga tawo kinsa matumpas na maligya og green card bukti sa pag-angkon og balay diha sa mga relocation sites alang sa mga sunog survivors. Niasoy sa City Councilor Providential Bong Abrigan Jr. nga matawag kaniya o mitawag kaniya ang isa ka kasaligang tinubdan ang nahitabo matumpang transaksyon at kalabot nini diha sa usa ka buhatan sa Dalang Aguinaldo. Dungan sa gihimong pagpaniid, nagpasidan si Consul Abrigan sa katawhan nga dili magpadala sa mga mata sa pagpanghilad sa gadbatong pang gitarget nga biktimahon katong mga home base sa nung survivors. Di kabalaka o sabi sa opisyal ang posibilidad nga kabahin ang modus sa lihok pamulitika aron na dauto na ang administrasyon ning nagsingabot ang pinilihay. Kanang pagpaligyan niya na is na pag na green card holder na FBS Act number pagpasa po sa housing gig sa mga kota ka na mabaga paspas ng budang balay na wawupan na watak yung palo may mga impostor niya kanang mga mangingilat na magpuhat tayo na huwag mga fake na green card. That's why we need the law enforcer to come in. Ang tingog ni City Councilor Attorney Providencio Bong Abrigan Jr. na nahinabi sa Radyo Mo Nationwide. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. Balitagigan sa Cuerpo, sa Kapulisan, daling nasikop sa masakop sa Kapulisan ng Karnapero, motorsiklo, gikan sa Balamal Driver, alas 5.45 kaganiang sa Isputag. Nasarang pinagi sa Brother sa Kapulisan sa Presidente 4, iunay sa pasayro suspect. Ang driver sa iyang isakyang habal-habal sa pagkarnap. Gikarnap sa suspect nga si Khalid Makud, nga taga Myundas, Tamparang, Lanao del Sur, ang motorsiklo sa biktimang si GV Mendoza Hinoon. Wa magwalampuso na suspect sa iyang tinguha humandaling nababagan sa checkpoint sa kapulisan diha sa Tumilubo Highway ang nasangpit ng karnaper. Derecho San Diego. Gisaad sa Aquino administrasyon nga sulod sa tulo ka tuig, makaangko na og daghang trabaho ang mga katawhan sa nasod ilabinan din isa pulo sa Mindanao. Gibutyag ni Presidente Benigno Aquino III atol sa gipahigayong Philippine Development Forum sa Davao. Sumala pa nga buot ni ining makaangko og trabaho ang mga taga Mindanao ilabinan sa natag sa agrikultura ingon man sa tourism sectors. Gikan sa iyang pagbingkod ay nagtuo si Pinoy nga mas musaka pa ang ekonomiya sa nasod. Boxing, gumikan sa pagbalibad ni Juan Manuel Marquez nga makig-away ni Manny Pacquiao sa ika-limang higayon. Subling nabuhi ang posibleng negosasyon sa Pacquiao Mayweather fight. Giangko ni undefeated boxer nga si Jeff Mayweather nga usana usab ka lehitimong opsyon ang nasangpit nga away. Mato pa ni trainer Floyd Mayweather Jr. Kung dili may tabo ang away, mawad-an na kini og bili. RMN News Panahon. Sa atong lakad sa panahon, gatod ka niyo sa may tinguha sa Newzip, Sira Pambatang Newzip, ang shortcut sa Ginhawa. Wala paghihapoy na sipratan nga kadaot sa panahon ng pag-asa, hinungdan nga pabili makaangkon sa maayong dagat sa panahon ang kinatibukang bahing sa nasod. Gibutyag sa pag-asa nga netong adlong Sabado, aduna sa lay na sipratan nga LPA sa Mindanao, apan dali raday kining natunaw. Karong tungunan na paghihapon sa Mindanao ang GLN of the Cold Front nga nagdala umaw'y nagdala sa mabugnaw nga panahon. RMN News, Diretso, Balitang Iligan. Gikan sa RMN News Center Iligan, inyo naman ito mga balita ang RMN News Diretso Balitang Iligan ining adlaw kaya Lunes, pizza 11 ng bulan sa Pebrero tuig 2013. Og mayon ta og belated happy birthday ito ni Mr. Danny Iglopas diya sa Mahayahay, ni Ms. Risa Dirama diya sa CMO Permit Division, Miss Chief Makapas, Miss Risa Cabornay, to Bibi Ranchi Angel Buda, and to P.O.1 Boboy Acidelio.
up. Happy birthday karon lawa, Pebrero 11 at the Mr. Richie Gumulon of Palao og usab ni Miss Cecil Umandam of CMO Carpool Division from City Mayor's Office of the Best Friend and Driver. Happy, happy birthday. Okay, mingon po ta og happy, happy fiesta sa Berhen Maria Solordes og happy 34th anniversary sa Our Lady of Lourdes Association sa St. Michael's Cathedral. Gikan ka na sa Lourdes Choir og Migagawa. Dede pa hente, mingon po ta og happy birthday to Fernie Balansag. Karong adlawa, happy happy birthday kang Fernie Balansag gikan sa iyang mama Pina Balansag sa may Purok Palmera Santa Filomena. Well, congratulations sa itong mga officers sa balapusong kagahapon ipagayon ng Charter Council of Presidents for NMR2 ganitabo kagahapon adlawa dito sa may Kulpip Grills sa gingharian ni past NMR2 Governor Kuya Art Alibango. Nahimo Presidente, Kuya Edwin Benaventura, ang Vice President, Kuya Nas Dubagay, Secretary Kuya Lino Maghanoy sa ARIC, o ang Treasurer Kuya Duke Kalibugar, Hector Kalibugar, o sa MIEC. Ang Auditor, si Kuya Hill Cesar sa Maria Cristina Eagles Club, o mga Membro sa Board, Board of Directors, Kuya Eric Adalin, Kuya John Ruiz, Kuya Art Alipango, Kuya Atty. Manny Salibay, Kuya Jack Apali, Kuya Kito Piniano, Kuya Rumi Kaharian, Kuya Dudong Branzuela, Kuya Jay Gagara sa Junior Eagles, og ni Ati Leopil Espina of Junior Eagles, og kinigikan ni Kuya Lino Maghanoy. Kita mo kining congratulations sa ato mga officers. Kagahapon eh, malang puso na gihimo nila diya sinarihan ni Kuya Art Alibango ang Charter Council of Presidents sa NMR2. Abota, mabalik ta second portion o bagya po na ito ni Manny Salibay kasama mo sa servisyo publiko Jessica Chris Kinabato o kineusap sa may limburong tapak Amen! Nationwide. Oras mga kasama tatak alas 7:35 sa bundak. Tata, RMN. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero uno. DYHB Cebu, number one. DYRI Iloilo, number one. DXDC Davao, number one. DXRZ Zamboanga, number one. DXCC Cagayan de Oro, number one. DYHB Bacolod, number one. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number one. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number one. Tsensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoc, Tuguegarao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ulsamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number one is Tatak RMN. Mar, duty ka ulit mamayang gabi, di ba? Eh, ano may vitamins itong iniinom ko, Dre? Para laging ready ba? Ah! Huh? Cobra? Oo, Dre. Dahil ang Cobra Energy Drink ay siksik sa taurine, inositol, ginseng, at quality vitamin B complex mula sa DSM Quality Blends, world-class vitamin supplier ng mga pharmaceuticals worldwide. Subok na sila, kaya sa Cobra, walang duda. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Huh, makapag-Cobra din nga! Ito ka na sa energy drink ng nakararami. Cobra Energy Drink, Papa Original, Citrus, o Berry Blast. Kasangga mo ang number one. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Pag-ibig ko sa'yo, na di magbabago. At kahit na anong bagyo, kasama ko kayo. Cynthia Villarmo, alaga kayo. May hanap buhay po. Cynthia Villarni, nagahatag programa para
sa pagbuhat ug fertilizer, parol, water lily basket, blanket ug coconut. Tungod hanep ang kinabuhi kung naay kabuhian. Simpleng tao. Bay Jimmy, jackpot kayo ka. Daghan ka na lang panaista. Jump, jump, jump. Pagkahuman sa akong trabaho. Magjamming na buhay kita. Tapong, tapong. Istorya, istorya. Pag-iyaw, siyaw. Inom na ta. Samtang gainom o gold eagleer. Mag-relax, relax lang ta. Relax na gyud ko. Pwede na sa magpalamod. Jackpot na buhay. Kami kong lahi ang pagka-relax. Gigan sa gold eagleer. Makondisyon ka. O magkompensa. Jamming na ta! Ay, huwag tang mag-jamming. Huwag tang mag-goldy gold beer. Kinahanglan, responsable ang pag-inom. Pagkahuman sa atong trabaho, mag-jamming na pag kita. Samtang gainom mo gold eagle beer. Bye! Huwag tang mag-jamming. Huwag tang mag-gold eagle beer. Kinahanglan nga responsable ang pag-inom. Noy, tibaan! Nakadungog ako sa radyo. Bahay na lang GT Talks Plus Herbal Capsule. Tutsama na siya, Noy! Mahalang pinakakusog na Herbal Capsule ang karungguliat. Kaya ng GT Talks Plus Herbal Capsule. Natural detoxifier na. Muli mo hokwa sa mga toksin sa atong kalawasan. Natural remedies of na. Kaya makaayo na sa itong mga balatian. Minduto ka na rin, tiba na. Kaya ng mga toksins, Noy. Muna inom na sa atong mga balatian. Di kayo ka naragguliat. Puro pag yun sa nutrients na mabalikon sa itong mga vital organs. Magmintin ako, Ananoy. Araw na ito'y batiyon sa lawas. Mupalit ako rin, tiba. G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Dial Me Pharmacy, Shema Drugstore, ug sa ubang mga butika. Boss, late ko. Oo. Ang dan? Ilong na ko, ug at pa. Sa traffic? Sa uno na ko. Mura ko gihilantan. Di ka na simple. Grabing sipon ka na. Pag Triforce Action Decolgen, huwag tang bukat sa ulo, hilanat o baranong ilong. Nag-Decolgen ako! Pwede na kumuti, boss! Grabing sipon, Decolgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorphenamine maleate is the generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Bro, napakagawa sa gimmick kagabi. Kaya mo pang mag-review? Oo naman. Buti, may vitamins tong energy drink ko. Cobra Smart? Oo, bro. Dahil ang Cobra Smart ay 66 sa Turin, Inositol, Ginkgo Biloba, at Quality Vitamin B Complex mula sa DSM Quality Blends, world-class vitamin supplier ng mga pharmaceuticals worldwide. Subok na sila, kaya sa Cobra Smart, walang duda. Pang-brainer G, bro! Makapag-Cobra Smart din nga. DSM Quality Blends Vitamins used in Cobra Energy Drink adhere to the highest world-class standards in pharmaceutical care. Subok na! Kaya sa Cobra, walang duda! Abi na ako, epektibo ng naandang tambal sa akong anak. Abi na ako, naayo na si Bunso. Apan, upat kaadlaw ng iyang sipon. Mami! Abi na ako. Samot na nudugay ang sipon sa sayot na panghuna-huna. Na sa pambat ang Neozep with Centermax Formula. Dugli kusog na nupaayo sa gibati. Sa Neozep, ang sipong upat kaadlaw. Kaadlaw na lang. Thanks, Mommy! Pambat ang Neozep, ang shortcut sa pagpaayo. The average cold out varies from person to person. Phenylephrine, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN. Live, audio and video streaming. Now, www.rmnnews.com to watch and listen to DXIC 711 RMN Iliga. Go to www.rmnnews.com/DXIC. Straight to the point. Welcome, neta, sa second portion. Din sa tutulman sa straight to the point. Oga sa gapong kini sa bilimborong uban ito ni Manny Silve makiguban kini sa tutala sa utso. Kaya Manny, good morning po sa amin. Mayong good morning again, Kuya Ramel. Mayong buntag Iligan. Labi na sa mga lumulupyo sa 44 na kabarangayan ng Takbayan sa Iligan. Labi na sa barangay Buruon, pinanguluhan ni Kapitan Renato Anches. Ingon man sa mga sa barangay Lanipaw, pinanguluhan ni Kapitan Cairo Ding Gandawali. Uban sa mga kagawad, sila si Kiram, kagawad Kiram Tamburak. Huwag sa mga SK chairpersons din mga barangay. Huwag labi na gayod sa mga lumulupyo ng Dakbayan sa Iligan o sa mga kasitbit ng mga lalabigan. Lungsod o Dakbayan o sa tanang dapit sa Luzon, Kabisayan o Mindanao o sa tanang dapit sa kalibutan nga maabot ng Sidya pinagi sa Ustream. Mayong buntag pag-usap. Hininyong higalang manalaban at ni Manny Salibay, muduyog ni kasamang manager Kuya Ramil Kapangpangan ng Burong, matiguban ka ninyo ni Ining Tulumanon. Straight to the point! Okay, sa itong sigaw ng bayan, karong buntag, mga kasama,
Makuntulal pagkaha sa kapulisan ang mas ni grabing grupo sa mga batanon nga gapang rambol makagabi sulod sa pipila ka barangay Mindakbayan. Straight to the point, Ramil Emboro at Attorney Manny Salibay. Straight to the point. Okay, ato na yung iparayan sa paghisgot. Ito na tayo bisita kanina na gabit-bit tao ni bata. Atong, niya ay sa ka ginang karoon ni Adin yung mga igtabang ni Pisintaw niya ang anak taga kuhan ni, taga barangay Ubaldo de Raya atong hatagas pagtagas sa mga naminaw na toron doon ay mga igtabang niya sa tusipihan yan ang pangalan, Chris, nana kasi ito yung ngalan na to, eh ngalan mo kadad-kadad na kaya kasi yung ngalan mo, kadad na kaya atong hatagas pagtagas lahat po na yun atong kuhan, kasi pangalan ni mo? Kasi pangalan, may butag ni mo, may butag Diana. Ha? Diana. Diana. Diana Gonzales. Gonzales. Gonzales, o sa mong ikaalaga ni mo na ito ni niyama ka sa re-excise yung sa'yo problema ngayon lang yung tabang sir. Kung inahan gapon naman ang taipagawa sa doktor na wa man may kwarta ikabayad. Ako man nag-opera ni? Oo. Nag-operahan sa asa man? Guiter. Asa lapit ng hospital? Nasa City. City Hospital. Pinahanan nga makagawas mo. Pinarag yung kwarta po ninyo? Ang among nauna dito, 5,000 ra, kulang og size. Nabayaran na 5,000? Oo. Nauna na namo. Okay naman ka ang inyong inahan, okay na? Okay na. Ang inyong meron ang kulang? Oo. Wala mo mo ang iyo na katurigyan mo makaya? Oo. Bibiro naman eh. Wala sa naman sa ward eh. Pero naaroon siya sa ward? Oo. Okay na, makagawas na doon ay paano ang doktor? Oo. Pwede na. Advice sa doktor ang magawas? Oo. Ayan ang hospital. Wala ito ang iyo, ang hospital yun. Oo. Okay, ako naman ito, 5,000. Nakapalit yung tambal sa gawas? Wala pasan. Wala pasan. So gawas, wala mo kapalit? Sa sulod? Sa sulod, hapon. Wala tambal sa sulod? Wala. Diyara man sa gawas sa butika. Gawas sa butika na palit? Oo. Nagpalit yun mo? Awa pa man ni Korte ay kapalit, sir. Wala. Usamay ginapat yung pasyente nga, gi-operahan man kaha? Na-operahan yun? Oo, na-operahan siya. Amo lang gi-ahang yun nga. Ano makuan ang tambal? Tambal? Oo. So, karon kinahanglan na mugawas na. Taga-asa mo mo? Asa mo rapit sa obal doon? Diyan sa so, Purok na? Purok 5? 5 sa obal doon ayan? Mga guwan mo na. Doon naman nga lang sa Purok na oban. May mga tao. Green Hills, Green Valley, Silangan, masa pa na, mga matinabangon. Ano ka okay, nabita? Doga naman sumaldo, bago lang. Bago lang. Okay, wala po kayo yung sinong kapitan? Wala pa rin. Wala sila pala, kapitan. Ito pa, pag mga dito ni Barangay Captain Dito Flores, mas ito na makuha ka, makagawa yun ka, hindi ka sa ospital. Hindi yan, halata po yung ospital, di mo muna nila madetain ang pasyente mo, pagawas mo gina. Kaya doon na may balaod na ang Republic Act number 9439, naghisgot na hindi gayod ma detain sa hospital ang mga pasyente nga labi na kung ipagawas na. Hanya ang hospital pa dito. Okay. Inagin po, maurgin na yung makaya. Okay, bangita mo mag-maintenance siya na. Kinahanap ang tambal, no? Kinahanap ang pagkit, sir. Sige, hanggo nga po naminaw na karun sa mga naminaw na to. Hanggo nga. Nagangya ko sa mga malulumog kasing-kasing na nagtabangan ang takmini na sa aming problema. Na makagawas ng akong inahan. Kasi nga lang sa inyong inahan, Wani? Crisanta. Crisanta. Apelido, Piludo. Alam mo ko, nagbibig siya bata. Nagkugos pa ng bata. Sa kwan. Piludo, Wani? Tres, dos. Diba pa. So, delikay ka maka, kwan, no? Sige lang. Ano yung kugos ni bata karon?
si Diana. Ato lang hangyo, ato doon ay katunol. Pwede mapahatot din sa dosibihan. O ka, direkta dito mismo sa City Hospital. Ala sa pasyente inahan ni Diana. Nakakaroon niya sa City Hospital. Gwitter ang kuha na to. Problema niya. Ang ila karoon paggawas na gikas na mula na. Okay, sa pagparay na to, Andres Paragoban sa Tulubaron. Straight to the point! Ato sigaw ng bayan, karoon buntag mga kasama. Alang sa itong mga kisuran, nga mukhang mabuka sila ang radio. Atong isugutan karon ng sigaw ng bayan. Makontrolar pagkaha sa kapulisan ang mas may grabing grupo sa mga batanon nga gapang rambol matagabi sulod sa pipila ka barangay ning Jakbayan. Straight to the point, Ramil Emboro at Attorney Manny Salibay. Straight to the point. At kata sa barangay Tambakan, atong paminahon si Kapitan Silso Ponce. Si Kapitan Silso Ponce sa barangay Tambakan, ni paklarong kontrolado gayud nila karon ang grupo sa mga batanon nga muhimo lang kung kasamok sa ilang lugar. Kasama mo sa balita, si Chris Kinabato. Amen. Investigative report. Nakontrolar na gayud sa barangay Tambakan ang mga nagkariang grupo sa ilang lugar nga kanunay nilang gahimo kasamok kon pagrambo nila binapanahon sa kagabion. Mao kinang gipudyag ni Kapitan Salso Ponce. Gani matud pani ini nga sa ilang barangay ilagid ginadisiplina ang mga grupo sa mga kabatanunan aron lang nga dili na mohimo og kasamok sa ilang lugar. Pagkontrolar na siya kung ang talanggian magtinabangay. Sa barangay una ang mga purok official. Ngayon, kinahanglan i-establish na to ang bantay puro. Mas maayo kay kanang mga batanunan gikan na sa mga puro. Ngayon, gitawag po na to o kanang political will o sa barangay captain o sa punong barangay. At dili sa Tambakan, kaloy sa Diyos, ato ginang na kontrol. Gani, mas grabe din eh. Christian o Muslim ng mga batanon. Ang naigin mag-abot ato mga sa barangay. So, tungod kay gipasabot na to mga eksong Muslim, o yan, i-coordinate po sila. Dayon, basta, na-control din, wala, may rambol din mga batanon. Dili sa barangay Tambakan between the Muslim and the Christian. Dugang pa ni Ponce nga sa pagkakaroon, dili na sa ilang barangay ay nagapangrambol ang nasampit ng mga grupo sa mga kabatanunan o bisan pa man og dili gid mawala apan makontrolar gihapon nila kini pinaagi usab sa tabang sa mga residente labi na sa mga kapulisan nga naa kanunay naka-monitor sa ilang lugar. Mga batanon adto nang hitag rambol dito sa syudad dili na dili sa barangay. Kagatambagan makita nagrambol dito sa kanang imnanan bitan nila dapit sa may pinsya. O diya sa garaw diya sa plaza pero never dili sa akong barangay. Kay ako maging kwan disiplinahan mo yun. Pailam din ako kaso. O dili kon. Mag situation tayo mami. Ang mamahibuta sa barangay. O buntang na namo. Kuyan. Dili tingali totally mawala. Pero makakwa na to. Maminimize na to. Kon ang tanong magtinabangay. Not only sa punong barangay. But talang mga kuan. Mga katawuhan nga nagpuyo ang barangay o kadapurukan o kang kanal lang magpagkamana masulpan mo na sa Chris. At yun sa mga abot ka sa obang mga barangay karon na i-assign doha ka pulis sa mga outpost at 24 hours sila nga na i-outpost yun at mga sa barangay yun ang mga tanod uban sa itong mga PNP. Ang tingog ni Kapitan Celso Ponce nga hinabing sa Radyo Mo Nationwide. Kasama mo sa barangay Tambakan, Jess Chris Kinabato, Tatak RMN. Radyo Mo Nationwide. Straight to the point. Okay, giganto sa Barangay Tambakan ang atong amahan sa Barangay Captain Celso Ponce. O lagi ka natin ang kinahanglan nga mutimbaya kita sa barangay. O naghinan nga kita ang barangay. Kung walay barangay, walay syudad o dakbayan. Kung walay dakbayan, walay nasud nga Pilipinhon. Kinahanglan gayod nga mutimbaya kita sa barangay. Abang-sab sa kabarangayan o gikan sa purok, padulong ito sa barangay. Ito mga purok president. Ito mga barangay police, di ba? Himo. Abaga na to ang mga sakop sa PNP pagsanta nining mga nangyotang batanon nga mag-rambol matagkaroon ko niya sa barangayan. Tapta dirita sa Station 5 Commander Inspector Alimansa may pasalig og generaling aksyon sa mga batanong muhimo pag-rambol sunod sa iyang AOR ka susabalita Jenner Kabanday. Attack Arimen Investigative Report. Ipasalig ni Police Chief Inspector Ray Alimansa, Hepe sa Batan sa Pasentro 5 nga dali na nilang hatagan o pagtagad ang ikaingong panagrambol sa mga kabatanunan sunod sa iyang area of responsibility. Matod pa ni Alimansa, nga doon na mga sakop sa kapulisan ng mga lugar din daghan ang ikaingong mga batanon na mag-away ilabi na diha sa may barangay Palao. Hinoon karuntungura, ipasigar mo ni Alimansa na wala na isusama sa mga problema nga ilang namonitor kung man matagkaroon ng bunya, doon ay pagpahigayong pagpatrolya ang iha mga sakop sunod sa iyang area of responsibility. Saya tahu sekarang ini masih murah-murah, 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 murah-mur
Tingog Station 5 Commander Police Chief Inspector Ray Arimansa na linabi sa Radyo Manis Nationwide. Kasama mo sa News Center, Junior Kabanday. Tatak, Arimen. Radyo mo, Nationwide. Straight to the point. Okay, itong hibi sa kapulisan sa Presento 5, Inspector Ray Arimansa. Matutupalagi na imuha nila kinanaling aksyon. Kini maumang kabataan ang amimo sa pagpangrambol sulod sa iyang EOR. Kalisod kayo kung ano nang matakpan ang mga batanon. Hindi natin ito na ma-pulting ma-wan, ma-bilangin ito kayo na may... O sa mag-unit, sa mga Kuya Manik, yung Republic Act number 9344. Mawakili ang akta, Kuya, diin nag-establish o comprehensive juvenile justice and welfare system nga nag-create o juvenile justice o welfare council under sa Department of Justice niya. Kalambigit na ini, mauna ang nag-appropriate o funds o kanang pundo alang sa maong katuyuan. Kanya, kini nga maong Justice Act, kini nga Juvenile Welfare Code, nag-cover kini sa mga different stages involving children at risk and child in conflict with the law, mga nag-iingon nga CICL, from prevention to rehabilitation and reintegration. Kaya kani magungkan mga batanon kuya once gani nga makahimo na sila sa laod ilahi magunin sila pag butang muna nga kung ikaw na ibalik na sila simulit na sila muna itawar to reintegration balik na po siya sa ilahan nga kanito magigitanan kuya ang doon naging katungod nini mao magit ang DSWD usap po dinit kayo ang mga atong mga kapulisan nya kini mo ni ang sistema diin mo deal kini sila sa mga kabataan-unan at risk and kini pong kabataan-unan nga itawag kong conflict with the law muna nga dunabay ko madunay mga salaod nga nahimo pan maulagi huwag kini usab naghatag usab huwag appropriate proceedings diin ang kini mo batanon ma-include sa mga programa huwag mga servisyo para sa pag-prevent diverse og ingon man pag rehabilitate o pag reintegrate og sa mao kini ang kini gitawag natong aftercare para pag lantaw gayud nga matutukan gayud ang ilang normal nga pag tubo og pag-develop labi na sa mga kabataan-unan kaya nga atong mga estado naghatag manggut og declaration sa pulisya niini nga nag-recognize sa vital role sa mga kabataan-unan labi na sa mga kabataan children and youth sa pag-umul sa ato ang nasod condition building dayon ang kiniusab nila usab ba nga i-promote ang atong kagamanan nag-promote mga yun nag-protect sa physical, moral, spiritual, intellectual ug social well-being sa mga kabataan-unan ug kalambigit niini ang ato sa kagamhanan nag-protect ta usab sa best interest sa mga bata pinagi sa mga measures o mga gimbuhaton that will ensure sa pag-obserba ngayon sa international standards sa child protection especially katong mga naadili sa Pilipinas kalambigit manini ang Pilipinas diyon kuya ining international standards kaya parte man kita diyon ang proceedings nini before any authority i-conduct ngayon himuon ngayon sa paglantaw sa best interest sa mga bata o sa mga minor di edad. Dayon maghatag usab kini kanila ug kanabang katungod nga mo participate mo express ilang gabi nun freely without any restraint mo na itanlantaw sa pulisya palang bigit ni ini nga nung kagamhanan nga itukan gaya kani dayon naggawas ni ini kini nga mo nga balaod nag-recognize sa katungod sa mga bata, tungod sa mga batanon sa assistance, including father care and nutrition, special protection from all forms of neglect, abuse, cruelty and exploitation, and other conditions prejudicial sa ilang pagtubo. Kaya, pinupunusap, naglantaw sa mga tunggamanan sa
mao laging katungod sa mga bata. Sabi na, katong nga giakusar, i-adjudge o lukman o girecognize as having infringed the penal law. Ito nga ito ang revised penal code na kalapas sa mga balaod sa kodigo penal. Usap sa ubang mga special law nga ini sila kinahanglan nga i-treat gayon sila. Kung ampingan gayon sila in a manner consistent with the promotion of child's sense of dignity and worth, taking into account the child's age, ang iyahang edad, maulaging up, children below 15 years and below, wala gayon yung criminal liability. Yeah, dayon ang itong above 15 but not over 18, kinahanglan nga maulaging nun nga nagpapad ba sa talang taon pa kung nag-aninaw ba sila with discernment o nag-aninaw ba sila sa kapalog ba sila kung sinang gibuhan muna ang gitanaw nini nga pag sa ato ang gamhanan so whenever appropriate and desirable ang gamhanan gan mo adapt kung mga measures to deal sa maong mga bata without resorting to judicial proceedings nga providing that human rights and legal safeguards are fully respected mo din gitanaw sa maong balaod ug kalamigit nini uban pa nga mga katungod sa mga bata kaya huwag maukini ang one yun kanang makita na ito nga kung sa yun ang mga katungod nga yata nining CICL una human treatment nga mga bata kahurong kayo ilang dibidan dili ka na sila mga tingnong sa mga way pulos kasi nga dili na asan sila dili manatanaon kung ilang dignidad isip tao human treatment kinanglan nga ipatunay yun ngayon no corporal punishment kung gani ang mga bata tatapatan oh dili ko ba dili ko sa basta ni muna malas tigun mo ka na ang lagi latin sa mong balangon yun kaduha nga isiparate ang mga bata kung panilitan malitin sa mga adults sa mga dagko ba so dili ko di iipon siya na ito mga idara na gani ang atong quadrate niya BJMP nag nahilay sila yung post nini pero mo lagi kung sa kakamay sa itong panja sa itong detention na facilities niya muna dili good po din dili good po kinahanglan yun nga pinaklan ba dila hindi yung bata din ba kaya diya magkita ni mo niya nag pag na sakol na ang mga bata o tulang mo na ang kwan mo na ang nasintang niya so ikad kwan ikaupat kinahanglan tagahan sila access to legal assistance dayon na bail and release in phone recognizance kung hindi po sila nga kwan dayon kung maka himbog sa laot ikuan dayon i-release on recognizance dayon ilahang mga kaso kahit ito ni Kuya di ni mahimong kwan hindi pwede o ipadayag sa kwan kung makita kaya na tunay sa kwan sa mga video television hindi ko pwede pakita na ilahang tagway ikit kayo na ang gitan sa kwan sa aning mong balaod nga bisan tuod ng mga bata na kasala pero hindi na mga kwan makalati niya o usap ang diversion kana bang qualified ang mga maong mga batakon. So, mao ka na ang one niya, ang gihatag ng mga tingkaw na punsa diyo ang paruganan sa lamigit nining CICL. Pag sab, mao kinik ka ang mga bata, kaya ang iyo, pagkagad kay kinilang lamigit sila sa nation building. Mao ning iyo nining maong balaod, mao lang ito na po yung negative nga aspect. Doon na, doon na sa iyo. Gihimo bitaw ning maingon na to sa pipilal ni ka mga kabataan para diamusuhan na sa kaya lagi delikado kung galing mulapas ang si Kinsaman na muhimo na to sa mga kabataan na to maka-atraso, maka-sala dili po di itong corporal punishment i-delete yung kini ingon niya na ang video diyang napita ang mga naapon sila ang ilahang mga katungod. Oo, dinigod na, Pandya. Dinigod na isalikway ang mga katungod sa kanunan. Naagod na, permanente yun na, lang taon, labi na sa kagamhanan, kung unsa yun ang katungod sa kapataan. Kaya yung mga bata, ang mga kapatuhan sila, labi na sa mga kastigo ko ya, base niya, huwag magka-pretra sila, huwag psychological nga, wala ba, trauma sa ilahang. Muna nga, ilikayan yun ka na. Muna nga, dikodiktahan. Yun ini ato yun kwan ato yun ang pulisan o ang kapilingban manikamot yun na dili kini sila ma-exploit ba sa labi na sa mga dagsong mga kwan daw ya magbuwa to krimen ka ng mga kwan na gamit gigamit nila sa dili mayo no sa papayot o druga may mong runner tong bata dahil
paglungkap. Ito'y mo sulod sa pinayanan, kaya lagi masaplan. No, hindi gamit sa mga sindikato. Mga sindikato lagi nga mga binuhatan, gihimo ang ato mga kabataan o pila. Kita sa mga ginikanan, giyawagan nga ato ngayong patiktahan ng ato mga kabataan. Labi na panahon sa gabi, tanawa-tawa ni Haptaw, sa ipa, mga panipa. Ano ito mga kabataan? Sa hais kadaghan. It counts. Kinahalan, tawag yun. Tawagan, yung mga cellphone sa kwan, mga bata. Paano kumusta yung mga anak? Asa na? Kwan, gaksa yun ang inyong mga bata. Minta sa napa sila. Kay basin unyag, lahi na ang mga-close kanila. Basin na unyag mga drug lords o mga gambling lords na yung mga-close na nila. Karon na napa sila dahil sa inyo ang kiniran, lang gaksa ninyo ang inyong mga bata. Ipa, ipakita kayo ang inyong pagmahal o pagkabuma kanila. Kay basin, palang unya ang mga drug lords na, ang mga sindikato na, o ang mga na magbubuhat o salaon, muna yung buka-kos kanila. Ramil Emboro at Attorney Manny Salibay sa Straight to the Point. Oras at akalas 8:03 na sa mundag. Kininga oras makasama hatod sa mga tiguha sa Newsep tablet. Newsep paspas ginhawa, iwas hawa. Tata, RMN, una sa Public Advisories. Tawagan, kisa ito nagapunit sa Pitaka, sa Kumbana, palihugkog hatol diri sa DXIC. Bahala, dili mabalik ang kwarta, basta mabalik lang ang importanteng butang, driver's license. Joel Umawan Tawanak ang pangalan itong kwan. Pag-iis Pitaka narawagan, iyang asawa, Mildred V. Tawanak. Doon ay cell number for the contact, 0930-4874-274. Mayong pagpaminaw kang miyembro sa Kabulig, si Joy de la Piña. Minaw ka sa Kabulig, kaliwat sa Bulanon, sa Iligan. Pag-usap kang Ferny Balansag na nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan karon. Happy birthday, gikan ni Mama Pina Balansag sa Purok Palmera, Santa Filomena. Mayong pagpaminaw, happy birthday. Pag-salamat sa pagtubay ni Elina Awit. Good morning and happy listening. Good luck kang Geraldine K. Awit, yang hapo na kandidato sa pagka Miss Queen of Hearts 2013 sa Suarez Central School. Yung proyekto ni Kabulig, kuya. Mga banda, mga kaliwat Bulanon. Kaliwat Bulanon sa Iligan. Yan na po yung kaliwat ni sa Miss Loon. Kauban si Kuya Tony Chiang kagahapon. Ade, oo. Pagkakagod ng mga miyembro ko. Ibo kayo kagahapon. Ang kaliwat sa Miss Loon. Kuan ang pundok sa Miss Loon. Nga nagka kung kagahapon na dito si Kuya Cesar Yamuta. So, mag-uban silang mga ligon ngayon sa mga aktibong mga miyembro. Kanya, Panday, congratulations po kang Alan Torres nga kandak kagahapon sa maong hugpong sa pundok sa Misnon. Yan, happy birthday sab kang Fermin Balansag. O ni, Fermin Balansag. Fermin. Fermin Balansag. Fermin. Ernie Balansan. Pag-usap atong pasubo sa Panay Kiano tungkol sa pagpanaw sa espusa ni Bobby Kiano na si Anjing Daisy. Daisy Kiano. Pasubo na to, no? Pamilya ng Kiano. Amo sa pasubo sa RNN, pasubo sa Panay Corpus o Putalan tungkol sa pagpanaw ni Angelito Corpus o Violeta Putalan. Kanta niya, panggaan kami sa RTMI, sa Rural Transit. Itong duwana ka daw ng gabay, Yernes. Kung maybe sa gabi ito ya, mauni ang naihagom, matay yung taon ng sub. Ang ikatulong ini si Gilberto Putalan, nakakaroon sa sanitaryong hospital sa confine. So, sa pamilyang Corpus, Salan, pasubo, gikan, tanamok sinis sa RMN. Okay, aking pagtapos mga kasama. Atong balunon ang panultihon. Good will come to him who is generous, who conducts his affairs with justice. Ang kaayuhan mo dangat ito manggihatagon o nga muhimo sa iyang gibuhaton nga may kaangayan. Kung mangandoy kita o kalambuan, atong balunon ang panultihon. To improve is to change. To be perfect is to change often. Change requires knowledge. Improvement requires wisdom. Sa kalambuan, kinahanglan ang kabaguhan. Alang sa kengfitan, kinahanglan ang makaranay kabaguhan. Ang kabaguhan na kinahanglan o kaibalo. Ang kalambuan na kinahanglan o kaalam.
Inggit sa kabaguhan, pagbabago, pagsisikap, pag-asa, Iligan, kaya natin! Kabaguhan pa rin kamot paglaom, kaya nato! Kung nadunay anumalya o kasaypanan makitan, kinahanglan atong pakigbatukan o atong badlungon o kurehan ang maigsoon natong nangitmitan. Aron ang korupsyon o pagpangaw kabapukan o ang katulingban makabaton o kangayan o katawahan mabulahan. Sab na sigurad ang itong mga kaisunang empleyadong opisyal sa kagamhanan nga nagbuhat sa katarong o nag-alagad nga puno sa kaligdong. Vigilantibus, sed non dormientibus, yura souvenir. Ang balaod ng tabang ni atong mapinantayan ang dilit ni atong nangatulog sa ilang katungod. Manginlabot kita o matag panahon nga adunay issues o mga soliran nga muhadla sa katilingban. Magpangutano na ito atong gagalingon. Are we part of the solution or part of the problem? Kabahin ba kita sa kasulbaran o kabahin ba hinoon sa suliran? Mga higala, manghinaot kami nga ang Diyos manalangin ka ninyo. Daigo ng Diyos. Hallelujah. Ad maiorem, die gloriam. All for the